Welcome back to my channel. It's Janine. We're reviewing the Careline Best Pro Liner. Here it is. I got mine in the shade brunette. It has like a blending brush and then this is the pencil. I dropped the pencil. Then at the back, you can see there how to like fill in and then blend with the brush. And yung claims na is that get hashtag blessed looking brows with a Careline Best Brow Liner. This retractable angled pencil makes filling in brows super quick and easy, while its built-in spoolie is perfect to brush brows and blend out the product. Nakalagay rin dito yung ingredients niya sa likod. And stock number, manufacturing date, batch number. Tapos yung net weight niya is 0.3 grams. I-open na natin. Kung mapapansin niyo guys, wala pa akong kilay, kaya binaba ko yung box ko, pero ayun, wala. Pagyan na natin sa side. Labit lang ako ng falsies at ng lipstick. Kaya sa bahay lang na lang tayo. Eto siya guys. Itsura niya. Kung unang tingin, feeling niya isang pagkakabar na dito pa yung isa. So this one, simple lang yung packaging niya, nakalagay lang Careline Best Brow Liner. And then sa likod, better than basic. So here is the spoolie. And then sa kabilang side is the pen. Actually, hindi ko alam kung ano shade ko dito kasi nabili ko lang ito sa Mercury Drug. Pero alam ko, for sure, mayroon dito sa Watson. And nabili ko pala siya for 150 pesos. Sulit na siya for the price na 150. Kasi mayroon naman siya kasama na spoolie or blending brush. Gamitin na natin siya for this brows. Blend natin din if you tapos i-blend natin with the spoolie. Simple lang. Pero, okay naman siya kahit simple lang yung packaging niya. May yung mga cups niya is kit naman. You get what you pay for sa 150 pesos. Kasi kompleto na siya, mayroon ng brush. And yung pencil na hindi rin ganun kahirap i-apply. Matigas naman siya. Hindi siya yung tipo ng pencil na isang, kahit mapahaba, hindi siya agad-agad mababali kasi mukhang matibay naman siya. Tapos yung spoolie niya, ang gusto ko kasing ginagawa sa mga ganitong spoolie is binibend ko siya ng ganito. Ewan ko lang sa inyo guys, pero ako kasi binibend ko siya na ganyan. Para mas madali kong ma-blend yung eyebrows ko para ganito. So yung pigmentation wise, pigmented naman siya. Bumagay naman yung color sa hair color ko. And kayo din, check out nyo na lang sa Watson's or sa mga Everbillen na kiosk para matry nyo talaga kung anong shade kayo. Hindi lang naman ito yung shade na meron sila. Madami pa silang shade na available para sa inyo.
wrong. Pero sa overall rating, bibigyan ko siya ng 4 out of 5. Kasi okay naman yung price, okay naman yung packaging, okay naman yung pigmentation. Pero kung papapiliin ako kung ito o yung Ever Belena, mas gusto ko pa rin yung Ever Belena kasi meron siyang powder. Yun lang yung pinagkaiba nila. Yung Ever Belena is meron siyang powder and pencil. And then ito is meron siyang pencil and spoon. It's up to you naman guys kung ano yung mas prefer nyo gamitin. Or kung saan mas mabiblend mo buti yung kilay nyo. Basta alam nyo lang yung shape ng kilay nyo. Kahit anong product na yung gamitin nyo, okay na yun. Kahit magkano, kahit mamahalin, kahit mumarahin. Basta alam nyo yung shape ng kilay nyo. And kabisin nyo na yung face features nyo. Walang problema yun. And hindi ako galit, masakit lang na na-move ko talaga. So that's it guys for this short review video. Hope you enjoyed watching. If you enjoyed watching and if this short review video helps you, don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel down below for more reviews, makeup videos, and DIY things. So that's it guys. I'll just see you guys on my next video.